Mga pare ko, bitin ba? At lagi nalang bitin tong ating video tungkol sa pagtutuno ng ating karburador, dahil gagawa tayo ng video sa paglilinis o kaya naman sa pagtutuno, dahil ito ay kinakapos at hard start, ay lagi nalang bitin tong ating video. At ang lagi nalang natin sinasabi pagkatapos natin magtono is mag-spark plug reading tayo at doon ulit tayo mag-a-adjust ng ating karburador. At ngayong araw na to, ito ay atin ang tutuldukan at tatapusin natin ang ating nasimulan tungkol dito sa pagtutuno ng ating karburador. At ito na yung tinatawag na final tuning. At yung una natin ginagawa, ang tawag natin doon is preliminary lamang, at yun ang pansimula, dahil hindi pa natin sigurado kung tama yung adjust natin. At para makasigurado tayo na ang binibigay na sunog sa ating spark plug nitong ating makina ay tama, ay kailangan nating itong gamitin ng medyo matagal-tagal naman. Na huwag naman masyadong mabilis, tulad ng isang ikutan lang ay check agad ng ating spark plug. Mga siguro gamitin nyo man lang ng mga 1 days, 2 days, 3 days, yan, mas maganda. At aabot kayo man lang ng mga 10 kilometers or more than pa. At nakaka-assure naman tayo na medyo tama itong pagtutono natin ng ating karburador, at hindi tayo makakakuha ng sobrang rich o kaya naman sobrang lean na air and fuel mixture. Dahil habang ito ay tinutono natin at nakakuha tayo ng ganun, ay hindi tatakbo ng tama itong ating makina. At syempre hindi tayo titigil doon hanggat hindi natin nakukuha yung pinaka the best performance niya. At ayan mga pare ko, tama ng pagpapaliwanag at i-actual na natin. At syempre yan, katatapos na natin na patakboyin itong ating motor, gamitin yung ating motor na mga ilang araw. At ngayon na yung ating final adjustment at final tuning. Ang syempre, ang una mong gagawin is tanggalin mo na itong inyong spark plug. At ito ngayon ay ating titingnan kung ano yung kanyang itsura. Ayan, tanggalin mo lang, dire-diretso. At ito na ngayon yung aking preliminary adjustment dito sa ating karburador. Siya nga pala, nung ito ay aking chinunap, at ang aking adjustment dito is nasa dalawa lang, 2 turns. Dahil once na nilagay ko siya sa 1 turns ay namamatay. At nilagay ko naman siya sa 3 turns, ito din ay namamatay. Kaya ang ginawa ko, ito ay aking in-adjust sa gitna. At ito ngayon ang aking resulta ng ating adjustment. So ayan, kung makikita natin, let's see. Ayun, ano sa tingin niyo mga pare ko, rich or lean ang ating sunog sa ating spark plug? At ang kauno natin gagawin dito para malaman, ito ngayon ay ating aamuyin. Amoy lemon. Then ang susunod na gagawin natin dito para malaman natin kung ito ay lean or rich, ito ngayon ay ating titikman. Ayan. Lasang cake. So ayan, malamang, confirm, ito ngayon ay naka-lean mixture. Kung makikita natin. So ayan, hindi po, joke lang po yun. Hindi po ganyan ang pag-check nitong ating spark plug sa sunog. At syempre, kukuha po tayo ng basihan. At ito yung basihan. Tingnan natin kung ano yung kamukha niya rito sa picture na to. At ayan mga pare ko, yata nakita na natin yung sa picture kung ano yung kamukha nitong aking spark plug. At sa tingin nyo, ano dyan? Siya ba ay lean, siya ba ay rich, o siya ba ay optimal? Kumbaga, siya ay nasa very good condition. At ang isa pa pala nakaka-apekto sa sunog ng ating spark plug ay ang position ng ating needle jet dito sa ating karburador. Ayan, may separate video na ako dyan. Pakipanood na lang kung ano yung purpose nyan at kung paano mag-adjust nyan. Pero kung gusto mo siyang makuha ng normal, ay ilalagay mo siya sa pinakigitna. May 3 position yan. Ilagay mo siya sa number 3. Para hindi ka magkaroon ng wrong information dito. Dahil once na yan ay sobrang taas, yan ay rich position. At pag yan naman ay sobrang baba, yan naman ay lean position. Kaya mas maganda, igitna mo muna siya. At pag nakakuha ka naman ng rich o kaya naman ay lean na sunog, ito naman ang inyong gagawin. At ang gagawin lang ulit natin ay babalikan natin ang ating air screw o kaya naman ay fuel screw kung anong karburador ang meron ka.
dahil sigurado ko na alam mo na yan dahil nakapag-tune up ka na. At kung hindi mo naman alam to, sa mga baguhan pa lang, dito nanonood sa aking video, meron na po akong video dyan, ay pakihanap na lang po at pakipunood. At ang isi-share ko lang ngayong araw na to is yung kung paano mag-adjust nitong ating air screw or fuel screw para ma-tune up mo siya ng madali lamang. Kaya napaka-importante na malaman nyo yung range ng inyong air screw or fuel screw. For example, itong aking carburetor, once na na-reach niya yung 1, pababa, ito ay namamatay na. So hanggang 1 lang yung limit ko. Then once naman na-reach niya yung number 3 or yung 3 turns, pataas, ito ay namamatay. So hanggang 3 lang ang limit ko. Kaya ang ginawa ko ay kinuha ko yung pinaka-best ano niya, yung sarigudo niya, at nagtagpo kami ng pangalawang turns. So ayan, naka number 2, 2 turns yan. Then ngayon, once na naka-reach, nakakuha ko ng lean dito, ang gagawin natin, syempre, kulang siya sa fuel. At gaano ka-lean? Ang tanong dyan, number 1 tanong dyan. Kung konting lean lang, ay mag-turns lang ako ng konti. At kung malaki yung lean, ay syempre, mag-turns ako ng medyo malaki. Pero hindi naman ako aabot ng hanggang 3. At ang ginagawa kong adjustment lagi ay 1/8 lamang. Then once na nakakuha naman ako ng reach, so ibig sabihin sa number 2 marami akong fuel, ay magbabawas naman ako, magsasarado naman ako. Pag ito ay konti lang, ayun, konting sarado lang. Pag ito naman ay malaki yung pag-reach niya, ay medyo malaki-laki. Pero hindi na ako naabot ng hanggang 1 lang yung turns, so mamamatay na siya. So ayan, ganyan-ganyan lang po ang ating adjustment sa ating air screw or fuel screw. At ang pinakadabis dito is para hindi ka masyadong magma 1/8 na lang kung hindi mo saulado yung sunog nitong inyong carburetor. Pa 1/8 lang at hanapin mo lang kung saan doon. Kaya lang nga, uulit ka lang ulit ng uulit. Ay ako, medyo saulado ko na. Once na nakakita ko ng sunog nito na medyo lean, ayun, alam ko na kung ilan turns. So minsan ang gagawin natin 1/8, tapos 1/4, tapos dagdag ulit na 1/8 hanggang sa mag-1/2. So yan, ganyan lang po yung ating pag-a-adjust sa ating carburetor. At ito mga pare ko, at i-actual na natin. At ang aking turns dito ay 2 turns. At once na nakakuha ko ng konti lang na lean, which is konting-konti lang, maglalagay na lang ko ng 1/8. Kung medyo malin pa ng kanti pa, ay mga 1/4 hanggang sa depende kung gaano ka lean, hanggang umabot ka nga ng 1/2 pa. So yan, balik ulit sa number 2. Then once na nakakuha naman ako ng konting reach, magsasarado tayo ng 1/8. Then kung medyo mataas-taas yung reach na nakuha natin, ay magdadagdag pa tayo ng 1/4, sasara tayo dahil maraming fuel ang pumapasok dito eh. So yan, hanggang sa pwede akong umabot ng 1/2 na. So yan, depende sa mga carburetor to mga pare kuya. Itong ginagawa ko na to ay applicable lang sa aking carburetor. Then yan, binalik ko ulit sa 2 turns dahil dito siya maganda yung aking air and fuel mixture. Payo ko lang, okay lang makakuha kayo ng konting-konting reach sa inyong air and fuel mixture, at huwag na huwag kayo makakakuha ng lean dahil ang lean ay nakakasira ng motor at nakakakos ng overheat. Napaka-importante na kabisado nyo ang inyong carburetor, lalong-lalo na yung opening at closing limit ng inyong air screw o kaya naman ay fuel screw. At huwag na tayo magtanong sa iba kung ilan ang opening ng ating air screw o fuel screw, dahil inuulit ko, lahat ng carburetor ay iba-iba at hindi pare-pareho. So ayan mga pare ko, yan ang susunod na gagawin natin dito. Ito ngayon ay ating nang ulit lilinisin hanggang sa ito ay pumuti ulit, at upang makita ulit natin yung kanyang itsura sa susunod nating inspection, kung sakaling meron man. Dahil ang susunod kong inspection dito, yun naman ang bibilang na ako ng kilometrahe, either 4,000 kilometers or 5,000 kilometers ang susunod kong ulit na check up dito. At ayan mga pare ko, hata malinis na ulit itong ating spark plug at ready for checking ulit kung sakaling gusto natin ulit siyang i-check. At kung lagi-lagi mong ginagawa ang ganitong trabaho, ito ay inyong mamamaster dahil ikaw ang driver at operator at alam mo yung performance ng inyong motor at kung ano man ang problema nito. Napakadali kung ikaw na mismo ang gagawa nito dahil ito lang naman ay basic,
very simple at hindi mo na kailangan ng mekaniko. At sigurado ko na maganda yung outcome nito. Ayan mga pare ko eh, basic na basic lamang at siguradong kaya mong gawin to. Ayan, one click. At very responsive itong ating motor. At ayan na mga pare ko eh, at iyan na yung ating final tune-up dito sa ating carburetor. At worry free tayo. So ayan mga pare ko eh, at hanggang dito na lang ang aking video. At maraming salamat sa inyo at hopefully ay ako ulit ay nakatulong sa inyo. Paalam mga pare ko, paalam.